Hello po sa inyo lahat. Welcome back to my vlog. And nandito po tayo ngayon sa Manjuyod, Negros Oriental. Yan, sa nakikita ninyo, isa na naman pong panibagong view. Ayan, wala naman po tayo sa kabundukan, kundi nandito po tayo sa tabing dagat. Ayan. Ayan, kasi sisimula naman po ng summer season. Ayan, isang magandang lugar na pasyalan po ang tabing dagat po. Kaya dito sa lugar na ito, bagong discover sa Manjuyod, Negros Oriental pagkatapos ng bagyong ulit. Mahalin tulad ba natin siya sa ibang mga beaches na karaniwang pinupuntahan ng mga tao? Pero ang ano dito, ang sand dito guys, hindi talaga siya totally sand. Yung ano siya parang made of pebbles. Yan, yung mga ganito na maputing bato. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ng aking mga previous videos. Ako po ay natutuwa sa iyong mga reactions at sa mga na-feel po ninyo sa habang nanonood po kayo sa aking mga videos. So ngayong araw na ito, nandito po naman tayo sa isa na namang magandang lugar na pwede ninyong pasyalan dito sa Negros Oriental. Ngayon po ay nandito po ako sa Manjuyod, Negros Oriental upang ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang mai-offer ng lugar na ito. Ayan, as you can see, ayan, napakaganda po ng background ko ngayon, no? Nandito po tayo sa beach. Ayan, so it's summer season guys. So napakagandang pasyalan ng mga beaches ngayon kasi sobrang init. Gusto nating malamig yung ating katawan, no? Gusto nating isubmerge yung ating mga katawan sa tubig. Ayan, so this place is called 100 Steps dito po sa Manjuyod, Negros Oriental. This place was discovered after Typhoon Udet. Ayan, kung bakit hindi natin alam. Kaya yun yung aalamin natin maya-maya. So marami po mga dumadayo na dito. Isa lang po siyang maliit na area surrounded by yung malalaking mountain po. Ayan, para siyang lambak. Ayan, in between is yung ano, yung beach. Ayan, so pwede niyong bisitahin ang lugar nito sa murang halaga. Ayan, entrance fee is only 20 pesos. Ayan, pwede pa kayo magdala ng mga pagkain. Pwede niyo pong dalhin yung mga kaibigan niyo dito, yung pamilya niyo dito at mag-unwind po kayo. Ayan, isang napakagandang gift of nature na naman po na binigay sa atin ng Panginoon upang ating i-enjoy. At mayroong mga ilang mga tao na piling-pili na binigyan ng kanilang pagkakataon na ma-improve yung lugar para sa lahat. Ayan, kaya samahan niyo po ako para i-tour po ko kayo sa lugar na ito. Thank you.
And so, kung pupunta kayo dito, ang entrance fee ay 20 pesos. Halagang 20 pesos, may enjoy nyo na po yung view na nasa likuran ko. So, pwede pa kayong maligo dito. Pwede pa kayong magdala ng pagkain. Basta wag lang kayong mag-iwan ng basura kasi minimintin nila yung cleanliness ng area. Ayan, so kung wala kayong lugar na maaaring puntahan this summer na for example, tight yung budget ninyo, no? So pwede kayong pumunta dito instead of Boracay or anywhere else na pwede nyo makita yung mga white sand or may experience na naman yung at least color white ng sand. Parang ganyan. So, gawa nga dito it's pebble. So, hindi niyo ma-feel talaga yung presence sa Boracay. Pero maganda na po siya bilang isang pasyalan at paliguan. Ayan, ang lugar na ito. So nakikita po ninyo sa aking likuran, no, isa po siyang mabato na lugar. Yung meron po siyang side part or side ng beach na mabato po talaga siya, like this side, no, this area. Tsaka yung dagat naman, at saka yung part ng beach is hindi siya masyadong malawak kung pwedeng maliguan ng mga bata kasi kantilado po siya. Ayan, so limited yung area na kung saan pwede tayong maligo na malayo-layo kasi yung lugar is kantilado.
ganyan. So, pag may mga bata po kayo, parental assistance is really necessary here. Ayan, kailangan po talagang mag-watch tayo, Baywatch. There should be a Baywatch, no? Na kailangan mangyayari pag meron tayong mga dalang mga chikiting o yung mga adult, yung mga baby. Ayan. Pati na rin sa mga adult, kailangan din natin mag-ingat, no, sa pagsiswimming kasi kantilado yung lugar. So, limited yung area na mababaw. Ayan. So, marami siyang mga rocks. Pwede tayong kung maalon siya or medyo, ano, parang yung ano ba yung current na hindi maganda yung ano yung dagat, mag-ingat-ingat po tayo kasi marami mga bato sa ilalim, malalaking mga bato. Ayan, so yan, kikita po ninyo yan pa, ito po yung isa sa mga side ng ano ng beach. Ayan, so unti-unti na pong dumarating yung mga tao dito, no? So nagdadala sila sa ilang mga pagkain, pwede kayong mag-picnic dito. So ganyan po yung itsura ng beach pag maliligo po kayo, no? Ayan, dapat yung mga blue-green or yung green na area, ayan, pwede kayong mag-stay dyan kasi mababaw yan. Pero huwag kayong pumunta doon sa medyo deep na area na yan. Dito na part, ayan, medyo deep na po yan. So dyan, para mag-ingat lang po tayo, no? Ayan, so yun nga, yung bato dito is, ang gawa ng beaches yung mga pebbles. Yung mga ganito, yung mga boulders, ganyan, yung maliliit na bato na hindi naman siya masyadong smooth, may pagka-rough din siya yung mga texture niya. Pero maganda din po siya sa paa kasi parang namamassage yung paa ninyo, no? So it's a really good place to unwind, no? If it's not too hot at all, but for summer season, it's a good place already. It's a better place to go. Ayan, kung meron tayong mga iniisip na getaway or mga ano ba, yung mga travel natin. Ayan, kung meron tayong mga iniisip na ganyan, so pwede kayo pumunta dito. So ang lugar ay tinatawag na ano, Manjuyod. So parte siya ng Manjuyod Negros Oriental, no? Kaya pwede niyong bisitain dito, mura lang po yung entrance fee. Pwede niyo kayong bumili ng mga pagkain doon sa itaas kasi may nagbebenta din po ng pagkain. So pwede niyong ma-enjoy ang lugar na ito. As of now, there are no cottages dito sa area kasi nga maliit lang siya. Kasi kung i-occupy yung mga cottages, mawala din yung view. Kaya siguro ito yung naisip ng ano, may-ari na wag nang sigurong lagyan muna ng cottages para ma-accommodate yung lahat ng mga tao na pupunta dito sa loob. Ayan. So, ayan, napakaganda, no? Sa nakikita na ninyo. So, pwede nyong bisitain ang lugar na ito. Ayan. So, alamin natin kung bakit 100 steps yung ano na to, tinatawag na lugar. Napunta tayo doon sa may hagdan para makita po natin kung gaano siya ka ano, yung cliff na ginawa nila ng ano ng hagdan papunta dito sa baba. Ayan, ito ba yung mga bisita? Ayan, nahihiya sila, guys. Ayan po sila, maliligo po sila. Nandito po tayo ngayon sa 100 steps na sinasabi nila na pinangalanan ang lugar na ito, yung 100 steps, no? So pababa po tayo para makita po natin yung ano, yung steps na pinalalagyan ko. Ayan, sige. So ayan, so pupunta po to sa ano, sa baba ng beach, na 100 step beach. Ayan, dito sa Manjuyod. Andun po siya sa taas yung iba. So may kulay po yung mga railings niya. So maganda din po siyang tingnan, no? At ito yung paligid pag nasa taas kayo. Ito yung view. So napaka-scenic niya, no? So pwede kayong mag-ano dito, mag-selfie. Ayan. Post nyo sa Instagram ninyo, sa social media, ano ninyo, mga accounts ninyo.
sa Twitter or sa Facebook. Ayan, pwede-pwede po dito, no? So maganda-maganda po talaga yung location. Ayan, pwede pa kayong maligo. Ayan, sa araw na ito, hindi ako naligo kasi nag-feature lang po ako sa lugar na ito. Kaya para makita po ninyong lahat kung gaano siya kaganda. At pwede pa nilang i-develop to. I know that there are still many, many plans na inagawa nila sa isip, na pwede nilang gawin sa isip nila para sa lugar na ito, para mapanatili pa yung ganda ng lugar. Ayan, so dadaanan ninyo yung mga, yung rock na yung galing sa bundok na part na to na dinikita ng mga stairs. Ayan, so mabangin po talaga siya, no? So akyat po kayo. Ayan, ganito po siya papasok sa lugar. At pa-exit na din. Ito yung entrance, saka ito na din yung exit if galing kayo doon sa baba. Ayan, so maganda din po siyang type of exercise kasi, ano, parang makaka-burn din po siya ng calories. No? Akyat rin na akyat. Ayan, so akyat na po tayo. Uwi na po tayo, guys. Ayan, so natapos na po ang ating video at naway na-enjoy nyo po ang panunood sa video na ito at naway nakapagbigay na naman po ako ulit sa inyo ng kasiyahan, no? At naway naramdaman po ninyo yung feeling na nandito po ako sa lugar na ito. Ayan, sa lahat po ng mga nanonood ng aking mga videos, sa lahat ng aking mga subscribers, thank you so much for making this channel possible, guys. Like, without you, this channel would be nothing. Kasi wala pong manonood sa mga video ko. Kaya maraming salamat to all of you, no? Sa lugar ko po ngayon, nandito pa rin po ako ngayon sa beach kung saan naliligo yung mga tao at nai-enjoy nila. Yan, inaanyayahan ko po kayong lahat na pumunta dito sa aming lugar sa Negros Oriental. Kasi Negros Oriental has many places to offer. Beautiful areas, beautiful people that can also help you in terms of being a tour guide or yung mga tulong sa inyo para mapuntahan yung mga lugar o yung mga areas na na-feature ng iba't ibang mga vlogger at iba't ibang mga tao na maaari ninyong ma-enjoy. Ayan. So salamat po sa inyong lahat. Naway pagpalain po kayo, no, in every day at huwag po kayong mawala ng pag-asa na pwede pa kayong mag-enjoy in every little way na pwede nyong gawin. Ayan. So marami pong mga gift na binigay sa atin yung mga Panginoon na hindi pa po natin na-discover, no? Even in some nearby places na hindi natin na nandito lang pala sa tabi-tabi natin na pwede din natin somehow matamasa yung kanilang benefit para sa ating lahat. Yeah, thank you so much at sa may-ari ng lugar na ito. Thank you for preserving this place to for everybody, no. I really thank the owner of this area for giving other people the opportunity to see also the place and how beautiful it is so they can also enjoy the area. Salamat po sa iyong lahat at hanggang susunod ko po na vlog. This is Jongit's channel signing off. Bye!